sa Pilipinas. Ah, kahit Tagalog. Oo, sa matrapik, sa paintahin. So ganito, marami na kayo narinig doon sa mga nag-share. May nag-share na taga-Tondo, may nag-share na teacher, may nag-share na taga-Pangasinan, magsasaka. So ako po, honestly siguro, yung mga bagay na sinabi nila, nakarelate naman po kayo, tama o hindi? Ano mo ang siguro, hindi ko pahabain yung share ko. Kasi unang-una mo, sa kayo mo kasi, ako yung isa sa mga trainer ng Unified. Kanina ko, nasa si Connie. Ayun, si Connie. Kanina pinapakita ko sa kanya yung mga tao na na-mentor namin nila Sir Manny, natulungan namin na yung mga kotse yung pinapakita ko sa kanila, hindi ordinaryong kotse. Yung lahat ng bagay na yun, kahit ipakita ko sa inyo at the end of the day, kayo nakakaalam eh. Sa bawat pag-uwi nyo sa bahay, sa doorman o sa condo, sa mga amo nyo. Kayo nakakaalam ng totoong istorya ng buhay ninyo. Tama po ba o hindi? Tama. Kayo nakakaalam kung sa tingin nyo makakatulong ang Unified o hindi. Ako, gaya na sinabi ko kanina, nakinig kayo kanina, ma'am. Nag-start ako talaga, kailangan ko ng extra income. Lahat naman tayo, bakit ng ibang bansa, bakit ng isang teacher ng ibang bansa, yung isang nag-share kanina, yung taga Bicol, sabi ko nga kanina, adik ba ng rape na yan? Yes. Pakilala mo sa amin, di ba? So sabi ko nga, di ba kung titingnan nyo guys, may kakanya-kanya tayong dahilan. Nakita nyo ang Unified, ang galing ng taga Cebu, di ba? Kanina yung galing ng taga Cebu, di ba? Imagine mo, pati yung supercut, pinagsama, pati yung airlines, di ba? So sa sobrang excite niya, sabi niya, grabe, sasakay ko ng supercut, di ba? Ang supercut ay hindi sinasakyan, palipad, yung buscut, di ba? Pero marami ako natutunan sa kanya. Tuwang-tuwa ako sa mga sinasabi niya sa likod. Honestly, mas nagagalingan kami sa mga bagong nagsasalita dito. Minsan aabangan niyo kami kasi may masasabi kami na mas na-construct lamang. Na nag-start din kami, ganyan din kami. Ang meron lang kami, excitement. Kanina nag-usap kami, sabi niya, Sir, paano ba ako mag-i-invite? Ang pag-i-invite ko, isang art. Ang pag-i-invite ay, kaya mo siya ini-invite, may intention ka na ma-share mo yung opportunity. Na nasa sa kanya kung gagawin niya o hindi. Opportunity na wherein, dapat pag-share mo, dapat ang maging dating sa kanya, yung opportunity yung binibigay mo o pinagkakaloob mo ay magiging solusyon doon sa sitwasyon niya. Ngayon pa, ma, maraming tao na kahit sabihin mo magandang Unified, at the end of the day, marami tao parang hindi nagde-design. Sa buhay, ang kailangan lang simpleng desisyon, makasama. Kasi lahat naman ng bagay, bawat desisyon may natututunan ka, tama o hindi. Tama. Sa mga ibang nagsalita, posible na inspire kayo na motivate kayo. Pero sana, hindi ganun lamang. Na na-inspire ka, na motivate ka, nakakonect ka. Sana one day makita niyo sarili niyo, kayo naman yung nag-share, kayo naman yung nabibless, na kayo naman yung nag-inspire at nag-encourage ang tao na pwede pala mabago ang buhay. Lahat naman ng pagbabago nagsisimula sa simpleng desisyon. Tama po ba o hindi? Tama! Sa edad natin, hindi ko na kayo kailangan i-motivate. Kasi kahit ipakita ko sa inyo, yung sinasabing 2.7, pwede kumita ng 1 million, ng kalahating million, at the end of the day, ikaw pa rin mag-decide. Kahit ilatag ko dito lahat ng dapat ilatag, kung di mo nakikita yung sarili mo one day from now, maniwala ka sa akin, di mo siya gagawin. Tama o hindi? Tama! Magkakaiba kasi tayo ng rason. Magkakaiba tayo ng why. Kahit pare-pareho tayo ng gusto, pero magkakaiba tayo ng rason. Kung yung gusto ba natin na yun, mananatili na lamang gusto. Tama po ba o hindi? Tama! Maraming iba, umuwi na, iba nagstay. Yung iba nagmamadali kasi iba may curfew. Tama o hindi? Tama. Marami ka dyan sa labas. Kung titignan mo, tama yung sinabi ng nag-host sa atin. Kahit may virus, nandito tayo. Iyon palang sign eh. Pwede ka may dahilan, ma'am, na hindi ka pumunta dito. Paano ka na-invite dito, ma'am? Pwede po kay Ma'am Joyce. Ano sinabi sa'yo? Lahay ko po siya. So, anong sabi sa'yo? Kita kayo. Pwede po kasi Bali, before niya ako in-approach, nag-uusap na kami ng anak ko na magkaroon ng loading. Then, tamang-tama, nung in-approach niya ako, yun yung in-offer niya sa akin, na which interested talaga ako. Kaya,
go na ako. Oh! Kasi mo, Amir, kung ito yung tipong tao na gusto mo siya, hindi ko tinatanong kung may pera ka. Hindi ko tinatanong kung meron pang 15,000, 20,000, ano man value niyan. Sa buhay ngayon, ang kailangan mo na ng lakas ng loob eh. Kung sasabihin mo, Bong, pag ako ba nag-join dyan, may mangyayari pa sa akin, isa lang ang sasagot ko, nasa sa kamay mo. Tama. Kasi kung kami mag-decide, may mangyayari sa'yo. Tama. Kaya lang, magkaiba lang tayo ng paniniwala. Ngayon, kaya ka mag-join kasi alam mo, nakita mo eh. Tama o hindi? Tama. Para sa akin, ang sa akin ng mga mentors namin, hindi mo makukuha sa bagay kung hindi ka tataya. Kasi ang kung buhay ay sugal, naniniwala kayo ang buhay sugal? Yes. Ang buhay ba'y sugal? Yes. Yung sumakay ka ng aeroplano, sugal. Yes. Yung sumakay ka ng bus, sugal. Yes. Yung sumakay ka ng tricycle, sugal. Yung sumakay ka ng barko, sugal. Kaya lang sa buhay, ang tumatama ay tumataya. Walang tumatama na meron. Agree o disagree? Agree! Ano punto ko, guys? Ulit-ulitin ko. Nang tumakbo kayo dito sa Hong Kong, tumaya kayo. Tama. Ang iba dyan may placement fee o baka yung iba auto-deduct. Tama. Kaya sumugal kayo. Siguro, kung mag-a-advise kayo sa mga bagong dumarating ngayon, ang sasabihin nyo, Neng, huwag ka magtagal. Mag-ipong ka, magnegosyo pa rin. Tama o hindi? Tama. Ngayon, nasa inyong harapan, yung opportunity na pwede nyong gawin yung isang negosyo. Nasa sa inyo, kung tatanggihan nyo, o i-grab nyo. Maraming tao, nakita, i-grab. Ang ibang tao, ang magiging pag-iisip, maganda siya, pag-aaralan mo. Anong pag-aaralan mo? Dapat mag-decide ka muna sa kamupag, aralan. Klaro o hindi? Klaro. Kasi kumari, nursing ako, mag-enroll muna ako ng nursing sa kapag-aaralan. Mahirap naman na mag-aaral muna ako ng nursing, pero undecided ka lang kumag-nursing. Ulitin ko, sa buhay kailangan naman mag-decide. Gaya na sinabi ko, sa buhay ang meron lang tayo, lakas ng loob. Ano punto ko? Doon sa mga bago, kung malakas ang loob mo, tumayo ka. Huwag kang mag-join o huwag kang tumayo dahil na-encourage ka, na-motivate ka. Dapat ang makita mo sa Unified, kailangan kong Unified kasi because of Unified, pwede mabago ang buhay ko. The word is pwede. Pag sinabing pwede, kasi kung tatanungin ko kayo sa ginagawa ninyo ngayon, narinig ko yung kanina yung kwento, hindi ko alam kung ikaw nagsalita ng mami. Yung pagdating ng 6 years old, magre-retire, tapos wala rin kabuhayan, tama ba? Tama. Kung titingnan mo, sa huli pala, tumaya ka, pero sa huli, hindi ka pala tatama. Tama o hindi? Tama. Kung sasabihin mo sa akin, Bong, kung tataya ba ako dyan, mas tataya ako sa 50-50. Tama eh. Kasi malaki ang chance na pwede kang tumama. Tama eh. Pero doon sa gagawin mo na 10 years, 20 years from now, parang aantay mo 60, pero alam mo sa dulo, wala rin pa na mangyayari. Tama. Klaro o hindi? Klaro! Kung sasabihin nyo, Bong, kikita ba ako dyan? Traditionally, pwede. Kasi maraming network marketing mag-offer sa inyo. Kami lang ho ang network marketing na services ang focus. Marami dyan ang focus nila, supplements. Na pag nag-join ka sa network marketing, pag wala kang recruit, wala kang income. Pag di ka nagbenta ng product, wala kang income. Dito ho, pag italagay mo lang yung tarpaulin sa bahay mo, sigurado may mag-bills payment. Tama po ba o hindi? Tama! Kung itakatakot mo naman yung Casey Mill, lagay mo Casey Mill sa ilalmang una mo, balikan mo after one week, malamang hindi na Casey Mill. Kasi baka nakupit na ng asawa mo. Kung ilalagay mo sa garapon, ang 15,000, 15,000 pa rin. May share ako sa inyo. In the power of 3 pesos. Di ba pa nagpa-load kayo sa Pilipinas, standard na na may bayad ng 3 pesos? Yes. Tama ba o hindi? Tama! Ang iba hindi nakikita yon eh, kasi 3 piso lamang. Imagine mo yung 3 piso mo, lagay mo sa bangko, walang interest. Tama o hindi? Tama! Sabihin natin mag-load lang ako. Kaya ko ba magpa-load ng 10 peso araw-araw ng 20? Kaya. Kaya. Because of 20 times mo ng 3 pesos, meron kang 60. Tama. Meron kang 1,800. Sa loob ng 1 taon, meron kang tinatawag na almost 21,000. Tama. Yung 3 pesos mo, umikot, naging 21,000. Yung kasi hindi nakikita ng iba.
Paano kung merong retailer ka, may 2% ka, kahit di ka mag-network? Yung kapitbahay mo, sa'yo magbabayad ng bills payment. Sa'yo magbabayad ng magpaparemittance. Na every month, bibili yun. So madalit sabi, yung pera lalapit sa'yo mismo kasi kakatok sila. Tama o hindi? Tama! Pero kung ako mag-decide sa inyo, gawin ng negosyo, ando ng malaking pera. Kasi pag na-establish mong network mo, kamukha nito, kung kayo right side ko, ito yung left side ko, magbayad lang kayo ng bills every month, may income ako. Agree o disagree? Agree! Bumili lang kayo ng products namin, may income ako. Dumating sa punto, lagnatin ako, hindi makilalagnatin lahat, o kahit magkasakit kayo, magbabayad pa naman yung bills. Baka nga ako, personally, meron akong bills namin sa Luzon eh. Patay na yung tatay ko, nawala na yung tatay ko, hinahanap pa rin ang Meralco. Kasi sa kanya nakapangalan yung bills. So mamamatay din ako, ang magtutuloy ng bayan ko, yung anak ko. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang negosyo ko. Tama o hindi? Tama! So, kung tuloy-tuloy ang negosyo, mawala man ang network, sa tingin nyo, i-stop ni Sir Manny, in-establish na niya yung system? Hindi. Kamukha ngayon. May nag-post si Connie. Nasa si Connie? MaxiCare? Tama ba? Yes po. Na-partner na rin natin MaxiCare? Yes po. Na pwede na kayong, yung pagdating, MaxiCare is a health. Tama o hindi? Yes. Tama. So imagine mo, sa tingin nyo kailangan nyo ng para sa health? Yes. So pag nag-avail kayo, personally, kung ako yung apply nyo, may insurance na, may healthcare pa. Nawala ako, well, dito na lahat. Hindi ako yung nakipag-usap sa MaxiCare. Ang nakipag-usap yung mga staff namin sa Manila. Nagkaroon. Oo, marami kaya tayong doktor. Oh, sino pa yung pwedeng produkto lumapit sa amin? Pamangkin ko sa healthcare. Kamukha yan, ang goal ng Unified, magkaroon din tayo ng parang sa Alibaba. Kaiba talaga yung doktor sa atin. Isa siya. Sa Davao mo, yung office doon, may butika na. Maraming mau-hospital. Kasi ang goal natin, maging parang 7-11 tayo. Na andun lahat ng product, andun lahat ng services, andun ang mga grocery. Pag imagine mo, pag bumili ka ng asukal, bibili pa kayo ng asukal every month? Yes! Saan kayo bibili ng asukal? Doon sa walang points, o bibili kayo ng asukal na walang discount? So may discount. So pag bumili kayo doon ng asukal sa outlet, tanong, may kita kayo, wala? Wala! Meron. Kasi may rebates kayo. Oo nga. So ang tanong, kung ako yung apply nyo, may kita ko, wala? Meron. Every month, bibili kayo ng bigas. Yes, kinakain natin yan. So, ay, bali pala yung sagot. Ginagawa ko isang negosyo, na isang negosyo, ang lakas pa ng sagot. Na pwede siyang tumagal kahit 10 to 20 years. So, bilang OFW, bakit nyo hindi nyo siya gawin retirement business? YouTube. Yes. Na habang nandito kayo, tinatrabaho nyo siya. Ay, may mali po ako dun sa kinig ko. Sorry. So may mai-invite kayo. Oh, syempre, may followers. May sasama. So, habang sila ginagawa yung negosyo, kumikita ka rin sa mga purchases nila. Tama o hindi? Tama! Ulitin ko lang po, ang lahat ay nagsisimula sa simpleng desisyon. Siguro kung decided ka, or medyo na-curious ka, o interesado ka, tutulungan kung hindi nyo papakita yung interest ninyo. Tama o hindi? Tama! Siguro I encourage yung mga tao nagtaas kaninang kamay, siguro personally mas maganda tumayo kayo. Yes. Para makita namin kung sino yung interesado yung gawin talaga yung negosyo. Pwede ho ba yung mga interesado? Bito, pwede hawakan mo, ako ang papalakpak para sa'yo. Palakpak! Kasi ako naman, sige po, tayo muna po kayo. Mag-state ako. Sino po interesado doon sa mga bago ko? Yung mga bago po. Guys, ulitin ko, hindi ko alam kung saan kayo. Hindi ko alam kung may 15,000 ka. Hindi ko alam kung paano magagawa ng parang. Ang bottom line, yung for the fact na tumayo ka, doon pala nag-decide ka na gusto mo mabago yung buhay mo. Iyan ang wala ang iba. Kasi minsan, ang nagiging dating, wala kong pera. Simple na naman sagot dyan eh. Kaya ka mag-decide kasi wala kang pera. Kasi kung wala kang pera ngayon, decision mo yan 10 years ago. Excuse me, huwag niyo sabayan ako. 10 years ago, problema mo yung pera. Klaro o hindi? Klaro! Kung ano mang buhay mo, decision mo yan 5 years ago. So ngayon nakakita ko ng opportunity.
Kung hindi ka mag-decide ngayon at ang mindset mo pa rin, wala kang pera, believe me, 5 years from now, wala ka pa rin pera. Agree o disagree? Agree. Ngayon sabi ng iba, maganda, wala akong time. Kaya mo nga siya gagawin eh. Para one day from now, may time ka na, may pera ka pa. Yeah, no. It's all about changing your perspective. Kung sasabihin naman ninyo, Bong, mahirap yan eh. Eh kung siguro, tatanungin kita, huwag kang magagalit. Of the record tayo, huwag kang ma-offense sa tanong ko. Uunahan ko ng paumanhin. Kung sasabihin mo sa akin, Bong, mahirap ang unified. Wala pang unified, mahirap na buhay. Tama. Tama? Tama. Kasi iba sasabihin, mahirap mag-unify. Hindi ang unified ang mahirap, yung buhay. Pero kung sasabihin mo, hindi Bong, mahirap kami. Yun na nga, mahirap kami. Napagtiisa mo na nga, ba't ayaw mo pang baguhin? Tama. Agree o disagree? Agree! Alam mo yung tanong, yung duda mo, pagdudahan mo yun. Kasi pag ang duda mo na natiling duda, mamamatay ka na, may duda ka pa rin. Ako papa. Tama hindi? Ayaw na kumala. Mayaman na ibang tao, ikaw ang tanong mo pa rin, bakit? Siya nga, siguro, talaga. Klaro o hindi? Klaro! Ulitin ko, yung mga tumayo po na to, nag-decide na kayo. Tama? Pero ang hiling ko sa inyo, kung decided kayo, huwag kayong papayag, walang mangyayari sa inyo. Kasi along the way, maraming nag-decide na medyo nakantsawan, nahihirapan bumigay. Ganyan mo buhay. Habang ginagawa yung negosyo na to, hindi naman ho lahat ng tao na pag nag-invite na kayo, doon yung makakaroon kayo ng encounter. Kasi magkakaiba tayo ng pananaw. Ang hahanapin yung tamang tao. Kung siguro, ako ko kasi bukas aalis na. Nag-stay ako dito ng 5 days. Bago ko tumakbo dito, 11 days ako nag-stay sa Visayas. Halos natutulog lang ako isang araw, tapos umaalis na naman ko. Kasi ako yung umiikot halos sa buong mundo. Kung sasabihin ko sa inyo, bukas ko pag-uwi ko, sabi nga ng asawa ko, ang pinakapahinga ko ho, totoo lang, pag umuwi ako sa bahay, maglinis ng aso at pag-drive ko yung mag-ina ko. Kasi ho, by Thursday, kailangan ho namin lumabas ng asawa ko. Kanina magka-chat kami. Sabi niya, Daddy, yung driver na lang ang pag-drive, sama ka na lang. Kasi yung nabihiyaan ho kami, mag-uing biyanan ko, nagkaroon ng stage 3 cancer. So, kailangan lumabas kami ng Thursday kasi Friday, chemotherapy niya. 22 session po siya. Tama po ba o hindi? Tama. Ngayon, kung dadalhin ko yun, alam mo, mangyayari. May ganyan-kanya tayong drama sa buhay. Tama o hindi? Tama. Ang drama nandyan lang. Hindi nawawala. Kung sasabihin nyo, marami akong pinagdaanan, kaya nga dinaanan na lang eh. Tama o hindi? Ang problema kasi sa iba, tumambay eh. Tama? Meron pa matindi, nakipagkwentuhan pa. Tama hindi? Tama, tama? Tama! Siguro nga ako, ganun ang attitude ko, wala ako ngayon sa harapan niya. Ulitin ko, doon sa mga kasamahan ko sa Hong Kong, tutulungan po ba natin yung ating kapwa Pilipino? Yes! Kasi una-una, napakahirap po na sa ibang lugar. At majority po dito, kayo ang ina ng tahanan. Mas dapat kayong nasa bahay. Kasi sa inyo nanggaling yung mga bata. Ang tatay natitiis ang anak eh. Pero dapat kayo nasa tabi ng mga bata. Gawin yung negosyo, ang unified, para 3 years from now, ito na yung huli, natutungtong kayo sa Hong Kong. Tama ko ba? Nababalik kayo dito, hindi na kasang bahay. Tourist na, tourist! Speaker, inspirational speaker, motivator, nag-share dito, or nagpapakasyon na. Pero sana man na, wala nang virus nun. Mahirap magsalita. Ang naka-face mask. Tama ho, hindi? Tama! Nagsasalita yung mga kasamahan ko doon. Sabi niya, katulong kami dito. Ako, pag nakakarinisal ng katulong, nagpapanting ang teka ko. Kasabahin ko kayo. Hindi kayo katulong. Kasama. Hindi rin helper. Kasama kayo sa bahay. Kung wala ho kayo, hindi kaya ng mga boss niya yung ginagawa niyo. Narinig yung kwento niyo eh. Alas sa 4, gising na. Alas 12. Gising pa? Gising pa. Putulin na ho niyo yan.
Tama? Tama. Huwag niyo sanayin yung sarili niyo sa isang bagay na nakatanggil ka lang kayo. May option kayo. Putulin niyo yung tanikala para makalipad kayo. Okay? Kaya yung sinasabi ko, grabe. Iglesia ni Cristo ka man, Katoliko ka man, kapatid ka man Muslim, Buddhist ka man, Christian ka man, pag-uwi nyo mamaya, sabi nga kanina ni, asan si ate? Iyakan nyo ang Diyos. Iyakan nyo. Kamukha nun, answered prayers. Iyakan mo, Panginoon, gusto ko po ito. Panginoon, nakita ko, pwede mabago buhay ko. Yun lang ang Panginoon, hindi ko alam paano umpisahan. Ama, bigyan mo ko ng lakas ng loob at bigyan mo ko ng malalim na dahilan para makayanan ko ito para sa kabubunyi ng pangalan mo. Ako yung kaya po lagi ko sinasabi sa closing, involve mo yung panalangin. Kasi kahit anong sipag mo, pag yung nagbibigay ng pagpapala, hindi mo sasambahin, hindi niya ibibigay. Tama. Yun ho natutunan ko sa mga pag-atend-atend ko. Ang biyaya ho, hindi nadadaan ang sipag at galing. Ang biyaya ho, nang gagaling pa rin sa itaas. Tama. Ang biyaya, hindi din yun. Tama o hindi? Tama. At yung biyayaan ho na yun, lahat ho tayo pantay-pantay. Kung tatanungin nyo, swerte ba kami? Gusto nyo malamay sagot? Malakas lang kami manghingi sa itaas. Akala nyo lang. Akala nyo masarap maging mayaman? Masarap. Pero sabihin ko sa inyo, ay grabe, pag mayaman ka, hindi ka pwede walang aircon, tama o hindi? Agree? Tama. Tuwing dumadating yung Meralco bill ko, mananalangin ka talaga. Tama o hindi? Pag umandar ang kotse ko, may bill yan. May monthly dues ako. Pag dumanga sa toll fee, may bayad yan. Sa Luzon, magpa-park ka, may bayad. Pag may kumatok sa likod, may bayad dyan. Alam niyo kumatok? Yung alam mo kaning lupa. Tama hindi? Yung may kumakatok habang matras ka, pag di mo gumbirigyan ng 20, gagasgas yung kotse mo. Di ba gano'n sa Pilipinas eh? Akala mo kanya yung lupa. Tama hindi? Yun yung mga parking boy. Agree o disagree? Agree! Gaya yung sinabi ko, malakas lang ho kami manghingi sa ito. Kasi malaking pangangailangan mo na. Tama o hindi? Tama! Tama po niya? Tama. Malakas lang ho kami humili sa itaas. Malakas lang kami humili sa itaas. Katapusin ko na ho ito. Kung wala ito, ng mic. Kung humili sa itaas, huwag ninyong tipirin yung paghingi nyo. Tama o hindi? Tama! Isa kasi pag humili ka, tinitipid nyo si Lord eh. Yes! Agree o disagree? Agree! Huwag ka mabuhay ng panay-duda. Bundok na, nagawa ni Lord eh. Tama! Ano ba lang nisa, nagkasagtao ng galito sa dako, gumanon akong bigla. Tawa na sila lahat. Hindi ko alam, giwa pala ni Kubulo yun. Ano point ko? Diba sabi ang bakal pag gulagay sa tubig, lulo po? Bakit ang barko dito? Tama! Ang bakal daw, pag nilalagay nagis sa itaas, papaksak. Bakit ang aeroplan? Ano point? Ano bumaksak? Ano bumaksak? Ano yun? May problema. Kaya, kung titignan nyo guys, ano pinupunto ko? Tao nga nagawa yun eh. Understand, hindi kayo bigay yung design ng life mo. Tama! Grabe! 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 Pinanginginahan ka ng sabi ho doon, sa isang train na pinanggol. Matatapos na. Ang buhay daw, pipigay ka ni Lord. Pag marami kang hinihiling sa kanya. Di ba parang kalamansi? Alam mo yung kalamansi? Alam mo yung kalamansi? Yes! Di ba kalamansi pampasarap sa lugaw, sa ruskaldo, sa pansit? Siguro kung ang kalamansi magre-reklamo, nagreklamo na yan. Kasi hihiwaan mo muna, tsaka mo pipigain, para lumabas yung asin. Ano point? Pipigain ka ni Lord pag may hinihiling ka. Agree? Tama o hindi? Kung ang ama sa lupa, ayaw maghirap ang anak, tanongin niyo yung Diyos sa itaas, ayaw niya ka maghirap. Ang problema, ayaw mo humingi.
Siguro tapusin ko sa isang kwento. Okay lang magkwento? Okay lang. Isang kwentong barbero, kwentong kutsero. Na hindi pa tayo one day from now magpapantay lahat ng paa. Tama. Kung gusto niyo mauna, pwede rin naman. Gusto niyo volunteer? So one day, umakit na tayo sa Bayang Banal. Umakit tayo. So, dalawang kwento yung kwento ha, para chapsuy, di ba? Pag-akyat sa Bayang Banal, sinalubong ni San Pedro. Di ba? Magkano ha? Kasi may Katolik. Pag-akyat kay San Pedro, binigay yung susi. Diba? Social pala sa langit. May susi. Nang binigay siya ni susi, diamond. Sabi mo, wow. Pagpasok mo sa room, diamond din. Pati lahat, diamond. Tapos nandun sa sulok, may isang puso mo. Yung bahay na gusto mo, buhay na gusto mo. Tapos sabi mo, ba't ganun San Pedro? Namatay akong mahirap. Bakit wala nangyari sa buhay ko? Masipag naman ako. Humihingi naman ako. Eh, ba't walang nangyari sa buhay ko? Ano masagot ni San Pedro? Gusto malaman? No. Ang problema kasi, hindi ka humihingi. Meron naman iba humihingi, hindi naniniwala. Agree o disagree? Agree! Guys, ulitin ko, mamaya pag-uwi nyo, hingin nyo sa itaas. Panalangin nyo sa itaas. Panalangin nyo sa Ama, kay Jesus, kay Allah, kay Buddha, sa Nazareno, sa Mahal na Birhen, kung sino man po pinapanwalaan mo. Ano ulitin ko po? Ang daming tao sa labas, but ikaw ang nakaupo. Ang dami sa labas, pwede ko naman dito. Ask yourself. Baka mamaya ang Unified, isa sa mga answered prayers mo. Paano kung hindi mo ginawa? Sasabihin mo, hala, sayang. Dapat ang maging kwento mo, buti na lang. At sana pag nandun na kayo sa stage na yon, na meron na kayo, ang bayad butang, tulungan niyo yung mga taong nasa paligid niya. Hindi mo sumama sa Unified, kamukha niyan, ako'y natutuwa, hindi man, pangit man mong pakinggan. Bakit ko dinala ang Pangulo natin? Ano yung sinabi niya? I will provide leadership. Di ba niyo napansin? Hindi naging issue yung taal sa atin. Bakit? Ngayon mo nagtutulungan na ang Pilipino. Yes. Ang sabi naman iba, wala na rin nagbibigay ng tulong sa Pilipinas kasi ganito-ganito. Ito ang sagot ko. Namulat na kasi tayo na pwede pala tayo magtulungan. Na secondary na lang yung tulong ng ibang tao. Ano nililate ko doon? Guys, kaya natin to kasi hindi naman yung gagawin itong mag-isa. Gaya na sinabi ko, mga fellow leaders, tutulungan ba natin sila? Yes! Tutulungan ba natin sila? Yes! Ito marinig. Yes! Ngayon, yung mga tumayo, siguro palakpakan natin sila ng pagpapos guys. Di ba may kultura tayo? Yes! Sa mga tumayo, okay lang ba palakpakan natin ang sobrang palakpak? Pag sinabi ko 1,000,000, isang palakpak, isang sigaw, para tingin natin sa kalimantan. Pag sinabi ko isang palakpak, isang badyak, isang sigaw. Para ho sa ating mga bagong kasama sa negosyo, 1,000,000! Wow! Ang hina, no? Ako man yun, di ako mag-enjoy, no? Ang hina naman. 1,000,000! Wow! Ano ba? Wow! Tatlo! Wow! 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 Sana ho, kaya sinasabi ni Sir Rico, tapos na ho halos ang 1 buwan. Sana pagdating ng December, Merry Christmas. Hindi Silent Night. So, Happy Valentine's and Happy New Year po. Okay, Patsyon. Kaya hindi ko naramdaman yung Happy New Year dito. Kinansel lahat eh. Kasi sa Pilipinas, may tikoy. Ba't dito wala? So, Happy New Year and Happy Valentine's po sa inyong lahat.